Ciao guys. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. For today mga beshies, I'll be sharing you another review. Agad-agad ipapakita ko na sa inyo itong Pond's White Beauty BB Plus CC. This cream has SPF 30 PA++. Very, very good protection talaga to. Especially kung gusto nyong maiwasan yung sunburn and also yung mga sun damage. Right now, babasahin ko kung ano nga ba yung kiniklaim ni Pond's tungkol dito kay BB Plus CC Cream. First of all pala, I do really love yung mga CC Cream kasi very watery yung consistency niya. But ang napansin ko kasi kapag ka BB Cream is mas thick. So para sa akin, ewan ko, sa akin lang siguro is mas love ko yung mga CC Cream. So ito combined siya. So let us see mamaya kung ano yung magiging effect. Actually guys, first impression review ko to, as you can see, open na siya. Kasi ginamit ko na siya, inuna ko nang i-film yung paglagay ko sa kanya kanina para maipakita ko na sa inyo na naka-makeup na ako ngayon. So, ito ang kanyang kiniklaim. It covers blemishes, brightens skin, lightweight finish cream. And then sa likod niya, ang sabi, SPF 30 PA++ protects skin from sun 30 times, protect from UVB rays 30 times compared to not using the product. Which is really correct naman, no? So, actually, yung baby ko nag-iingay siya. Baby, halika! Alam niyo, pag nagwa-vlog ako, tinataguan lang ako ng batang to. Ayan siya, oh. Ay, sus! Baby! Hello! Wow! So, ayan, may background ako, no? Naglalaro sila nung aming doggy. Baby! Baby much! Baby! Baby girl! Kisu! So, dito nakalagay pala kung ano yung gamit ni BB. BB helps cover dark spots, acne marks, sunspots, and also yung dullness. And then yung CC naman, it's very lightweight, helps naturally brighten and even out skin tone. So, guys, totoo kaya itong kiniklaim ni Pond's, agad-agad ipapakita ko na sa inyo kung ano nga ba yung naging experience ko. So, ito na. So, hello guys. Ayan, as you can see, wala akong makeup. Sunblock lang yan actually. Kitang-kita ninyo yung mga blemishes na meron ako. So, let us see. Ito yung isang part, itong aking right part, gagamitan ko ng brush. And yung kabila, gagamitan ko ng sponge. So, let us now check kung ano yung mangyayari. Ito yung Pond's White Beauty and BB Plus CC Cream. So, yan siya guys. Tingnan natin, no, kung matatakpan niya kaya itong mga blemishes ko. Wow! Ayan siya, guys. Actually, first time ko itong ginamit. Ay, wow, ha? I think natatakpan niya. Isang pahid pa lang yan, ha? Hala, makapal na siya. So, konti lang pala dapat yung ilalagay ninyo. Dahil makapal na siya kapag ka naglagay kayo. Ayan siya. Oh my gosh, ang puti. Ang puti niya, guys. Ayan, oh, naramihan ko talaga. So, lagay ko na lang sa part ng aking leeg, no? Para hindi masyadong masayang yung mga aalisin ko. So, ayan. Para medyo numipis din. Very natural siya, no? Parang maputi siya sa unang lagay. Tignan nga natin kung mag-oxidize siya. And also kung magpapantay kaya ito. Ayan siya, guys. Kumpara dun sa kabila. Parang natural lang talaga. Nagbe-blend siya sa kulay ko. Although, mapapansin mo na whiter siya. Ayan siya, guys. Ayan, oh, as you can see, hindi naman niya as in natakpan yung mga blemishes, eh. Nandyan pa rin sila. Pero, wala, para lang siya, para kang nag-pulbos. Pero, ang ganda ng effect niya, oh. Nakakatuwa. And so, sa kabila, itignan natin kung gagamitan ko ng sponge, no? Kung ano kaya yung mas okay. So, ito. So, ayan. Ay, ayan siya. Oh. Parang mas mabilis mag-blend kapag yung brush. Mas pantay. Medyo mahirap to.
Mabilis niya i-blend, in fairness ha. Actually, pareho lang naman mabilis i-blend, pero mas feel ko yung brush kasi mas mabilis. And so, yan siya. Oh, diba? Pwede na. Pack na pack na to. Pwede na akong lumarga nito. Lumarga talaga. So, ayan siya. Ang bilis niya ma-absorb sa skin. Nakakatuwa. And also, I think ito kasing kulay nito is light. So, parang masyado siyang lighter, no? So, kapag ka ganitong mas maputi, lagay lang kayo ng powder or press powder na mas darker ng isang shade sa kulay ninyo para maging pantay. Oh my gosh, ang ganda ng coverage nito. And also, alam niyo, hindi ako nalalagkitan. Hindi ako gumagamit ng... actually, I love ko talaga yung mga CC cream. So, talagang more on watery yan eh. Pero ito, hindi siya watery, pero mabilis siyang mablend. Medyo thick siya, medyo watery yung consistency, pero mas makapal ng konti or mas thick yung consistency niya. And so, ayan siya, guys. So, as you can see nga, ayan yung blemishes. Sa kabilang part kasi ng face ko, baka sabihin niyo ay, bakit doon parang natakpan? Pero ayan, oh, may nunal ako, nandiyan pa rin siya. And also, tignan natin sa malapitan. Ayan, may mga kita. Natural effect lang talaga siya. Hindi siya yung tipo na parang foundation na natatakpan talaga lahat ng mga chika sa mukha. Mga chika niya sa ating face. Ito is very natural lang. So, ayan siya. Try ko lagyan ng makeup. Tignan natin kung anong magiging itsura niya. So, ayan siya guys. After ng makeup. Alam niyo hindi ako nahirapang maglagay ng makeup. Hindi ako naglagay ng concealer para makita ninyo. Ayan yung mga blemishes na makikita ninyo. Mayroon pa rin kitang maliliit na parang tuldok-tuldok. So, actually, yan yung hindi talaga natakpan ng aking ng Pond's BB Plus CC Cream. Pero honestly, maganda siya kasi talagang parang nag-glow yung skin ko. And also, madali siyang lagyan ng blush on. Ayan siya, guys. So, hello guys. Ito na yung Pond's BB Plus CC Cream. Actually, 8 hours na yung nakalipas. Nung film ko kanina is mag-4 pa lang. Ngayon, 12:30 na. So, ayan siya. Medyo oily na siya. Tignan. And as you can see, lumalabas na ang mga chikabals sa face niya. Ayan na ang mga blemishes. And also, medyo oily na. Tignan. Try natin mag-blot kung makuha niya yung mga oil. No? Kung meron nga ba. So, ayan siya. Nakakahiya. Ayan ang mga langis sa face ng inyong mommy. And ayan. So after nyan, ayan na siya pag binlot. Carry blouse pa naman siya. But again nga, hindi na matatakpan. Pero para sa akin, i-recommend ko pa rin siya. Kasi maganda talaga siya sa skin. Ayan o, oh, walang pangangate. Hindi pa rin siya mabigat. Pero yun nga, lumabas na ang pagiging oily in the first place naman. Medyo oily talaga ako, kaya okay lang. So, ayan siya guys. Maganda pa rin naman, diba? Tolerable pa rin. Guys, yung aking naging experience sa paggamit. Actually guys, ito na yung after effect eh. Yan yung naka-makeup na ako. BB Plus CC Cream na yan. And then nilagyan ko lang ng powder para hindi siya mag-oily. And so, sasabihin ko na sa inyo kung ano nga ba. Kung totoo ba yung kiniklaim ni Pond's White Beauty BB Plus CC. So for me, yung covers blemishes, hindi ako masyadong 100% dito. Siguro masasabi ko 80% na ko-cover niya. Kasi ayan, as you can see, may powder pa ako. Pero kita pa rin siya, yung mga dark spots na yan, or blemishes ko. Uy, may ano, meron na naman ambulansya. Sa experience ko, totoo tong si Brighten Skin, talagang nakaka-glowing, nakaka-radiant, nakaka-blooming talaga. Yung kiniklaim niya na lightweight siya, yung pagka-finish ng cream, yes, it's true. It's very lightweight. As you can see, hindi ko nga na-feel na may makeup ako ngayon eh. Kasi magaan talaga siya sa face. Parang mas mabigat pa yung paglagay ko ng pressed powder kesa dun sa cream eh. And ayan siya guys. Ang dali niyang i-blend. Alam niyo kahit napatungan niyo siya ng makeup, mabilis pa rin siyang i-blend, mabilis siyang matuyo. So yun yung mga pros na masasabi ko. And it's very very cost effective lang. Meron nga yung sa shade nito. Alam niyo, isa-suggest ko na bago kayo bumili ng isang may malaki kasi nito eh. I-try niyo muna yung mga ganitong sa shade muna para makita niyo kung magiging effective siya sa inyo. And available talaga to sa Watson, sa Mercury Drug, sa HBC, sa mga supermarket. Kailangan niyo lang i-check no. Madali
mali siya. Then, pagdating sa cons, ano ba yung masasabi ko? Ayun nga, yung kiniklaim niya na nakaka-cover siya ng blemishes, of course, siguro sa akin, kasi mild lang yung mga pimples ko or yung tawag dito yung aking blemishes. So, kahit papano, ayan o, naku-cover niya. Pero, kita pa rin. Pero, kung ang hinahanap ninyo is yung talagang dapat cover yung inyong acne, yung inyong blemishes, kung may mga peklat kayo sa face ninyo or moles na gustong takpan, hindi ko siya mai-recommend ng 100%. It can cover, pero limited lang. Hindi yung totally na natatakpan niya. Kumbaga, kahit papano, nalalighten niya in a natural way. Pero kapag yun nga, yung mga palong-palo dapat na hindi dapat makita, and also yung tipong meron kayong siguro ongoing na pimples, medyo mahirapan kayong takpan. Hindi siya 100% na matatakpan nito. So, yun lang guys. I hope na nakatulong sa inyo tong review ko. If you have any questions, comments, or anything na gusto ninyong malaman, itanong, please don't hesitate to comment down below. And also guys, kung may gusto kayong i-request, huwag kayong mahiyang mag-comment down. And also, before pala ako matapos, meron akong shoutout. Gusto ko lang mag-sorry sa inyo na talagang minsan natatagalan ako no. Nakakalimutan ko. Sobrang makakalimutin ko na talaga. So, first, itong si Kuya Renz TV Official. Baka kung may time kayo, i-subscribe nyo sila. And thank you so much talaga for always watching my vlog, and also lagi kayong nagko-comment. Maraming salamat po. And also itong si AJ Casey Channel, hello sa inyo, hello po. And then Mica Banyes, ito si Miss Mica Banyes, lagi ko siyang nababasa rin sa aking mga comment section. Salamat sa iyo sis, and I hope na nakakatulong sa itong vlog ko. And also itong si Gab Manalastas. So yung iba pa na nagpapa-shoutout, sige, gagawan ko ng listahan para hindi ko na makalimutan, no? Nakakaloka. So ayun lang guys, I hope na nakatulong to sa inyo. And again guys, please don't forget to hit the subscribe button at i-hit ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong vlog. Again guys, thank you so much for watching my vlog. Mag-iingat po tayo. Bye!